tulad ng nabanggit doon sa video introduction na pinalabas kanina, ako po si Jai Rojeria. Nagtapos ako ng aking undergrad sa Ateneo de Naga at ng aking graduate studies in history sa Ateneo de Manila. At kasalukuyan yung nag-aaral ng kasaysayan para sa aking doktorado sa UP Diliman. Ang pamagat po ng aking presentasyon sa umagang ito ay kasaysayang pampuok sa paggigiit ng isang kasaysayang pambansa. Kahalagahan, pamamaraan at ilang mga pananaliksik hinggil sa kabikolan. Nais ko sanang simulan ang pagtalakay ng paksang ito sa pamamagitan ng kwento ng Amerikanong historiador na si John Larkin. Noong 1967, naglimbag siya ng isang artikulo na pinamagatang The Place of Local History in Philippine Historiography. Sa artikulong ito, pinupunan niya kung paano mayroong limitado at kakaunti lamang na sopistikadong pag-aaral hinggil sa iba't ibang probinsya at rehiyon sa Pilipinas. Aniya, sina Jeeb Salibi at sina Felix Kissing lamang ang maaari talagang i-consider ng mga pag-aaral na mayroong sistematikong metodo, no? Yung historical method. At yung iba ay limitado lamang sa mga souvenir programs, mga town fiestas, at hindi talaga ito yung mga pag-aaral na gumamit ng mga primaryang batis mula sa mga archibo. Isa itong tugon at puna kung paano mas nag-focus yung mga historiador sa pagsusulat ng isang general o kaya naman national history ng Pilipinas. Diba, mapapansin natin yan sa mga aklat ni Teodoro Agoncillo halimbawa o kaya si Renato Constantino, yung kanyang A Past Revisited. Hindi talaga naging preoccupation ng mga historiador yung aralin yung iba't ibang probinsya sa labas ng Kamaynilaan o hindi kaya sa labas ng Katagalugan. Ano? Kung kaya na i-co-conflate ito, na pag inaaral natin yung kasaysayan ng Maynila, para bagang kasaysayan na rin ito ng buong bansa. Diba? So na i-co-conflate natin kung ano yung national o kaya na i-co-conflate natin kung ano yung Tagalog sa kung ano yung national. No? So hindi ito maganda dahil hindi ito inklusibo at hindi rin ito ganap na kasaysayang pambansa. So nailimbag itong artikulong ito matagal ng panahon ang nakalipas noong 1967 sa The Journal of Southeast Asia. Sinasabi ni Larkin sa artikulo na ito that one of the major problems in the writing of Philippine history stems from inadequate knowledge of historical conditions in rural Philippines. Ito yung pangunahing argumento ng kanyang sanaysay. Sinasabi niya kasi na naging focus ng mga historiador yung pinakamataas na antas ng gobyerno nasyonal, diba? Kung sino yung mga naging presidente, gobernador general, o kaya yung mga pinuno ng probinsya, mga gobernador, no? O kaya mga mayor, nasa kanila lamang yung focus, yung pinakamataas na antas ng ating gobyerno, nasyonal man yan, o kaya lokal. Pati na rin siguro yung pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Amerika, halimbawa. Isang magandang halimbawa niyan yung aklat ni Theodore Friend na Between Two Empires, kung saan tinatalakay niya kung paano nakipag-ugnayan ang bawat pangulo ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, partikular na sa Estados Unidos. Siguro sa pangatlo, pinaka-pamilyar sa atin dahil inaral natin ito nung nasa elementarya tayo, no? Kaya high school, na mas binibigyan ng tuon at pansin yung mga prominent figures o kaya yung mga pambansang bayani. Katulad na lamang ni Jose Rizal, meron nga tayong isang asignatura na nakalaan para lamang sa kanyang buhay at mga sinulat, no? The Life and the Writings of Jose Rizal. At isa itong required subject sa atin sa kolehiyo. Binigyan din ng tuon at pansin yung colonial administrations, yung iba't ibang governor general sa limbawa, ng Spanish colonial period pati na rin ng American colonial period. And then tinitingnan din yung mga malawak na aspekto ng himagsikan. Karaniwan tinitingnan lamang nila yung nangyari sa Katagalugan, sa Cavite, sa Bulacan, sa Maynila, pero hindi talaga sinisilip kung ano naman yung mga nangyari sa iba't iba pang bahagi ng Pilipinas. So, sinasabi ni John Larkin na ang resulta ng lahat ng ito
ay mayroong tendensiya na i-distort ang kasaysayan ng Pilipinas. It has a tendency to distort Philippine history as a whole. Dahil hindi ganap ang pagsusulat ng naratibo hinggil sa mga mahalagang pangyayari sa ating nakaraan. Dagdag pa ni Rosel Mojares, the weakness inherent in national histories is to posit a uniformity of development where it does not exist. To take development in Manila and the Tagalog provinces to be true of the rest of the country. This tendency glosses over the complexity and diversity of native society. Si Mojares ay tubong Cebu, kaya doon din ang gagaling yung kanyang hinaing na para bagang kung ano na lang yung nangyari sa Maynila, ayun na rin yung nangyari sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kung kaya ang naging resulta rin ito ay nagkakaroon ng mga tinatawag na sweeping generalizations. Sweeping generalizations. Mamaya meron tayong mga halimbawa para makita pa natin kung ano yung mga sinasabi ni Larkin at Mojares. Yung isa sa mga pinakamahalagang nailimbag noong dekada 70 ay yung aklat ni John Larkin na The Pampangan's Colonial Society in a Philippine Province. Nailimbag ito noong 1972. Naging isang prolipikong interest kasi sa mga historiador at mga akademiko, pati na rin sa mga lay men and women noong 1970s, yung pag-aaral ng kasaysayang Pampook o kaya local history. Hanggang sa ngayon, isa ito sa mga research interest sa limbawa ng marami sa amin sa UP Departamento ng Kasaysayan. Mamaya meron akong hinandang listahan at makikita ninyo kung sino-sino at ano-anong mga probinsya yung kanilang mga inaaral. Yung magandang nangyari noong dekada 70 ay sumunod yung iba't ibang mga historiador sa panawagan ni Larkin na aralin pa yung tinatawag na countryside o kaya yung mga rural regions sa Pilipinas. So, syempre nagsimula ito sa marami sa mga foreign scholars, no, yung mga Amerikanong scholars. But later on, nakita rin natin yung pag-usbong ng mga Filipino historians na inaral yung iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Meron ditong listahan, ano, ng mga historiador na inaral yung maraming bahagi ng bansa. At halimbawa na lang dyan ay si Rosario Cortez ng UP Departamento ng Kasaysayan at meron nga siyang isang trilogy, no, ng mga aklat hinggil sa Pangasinan mula 1572 hanggang 1986. So tiningnan niya yung Pangasinan bilang isang probinsya na autonomous, no, autonomous mula sa Kamaynilaan. So merong mga pangyayari doon, merong mga developments doon na hindi naman talaga maoobserbahan sa Maynila pero nangyari at totoo sa Pangasinan. Ganun din yung ginawa ni Marcelino Foronda sa Ilocos, si Alfred McCoy sa Iloilo, Bruce Cruikshank sa Samar, Norman Owen sa Bicol, at si Michael Cullinane sa Cebu. So 1970s umusbong yung maraming mga disertasyon, maraming mga MA theses hinggil sa maraming bahagi ng Pilipinas. So eto lamang ay ilan sa mga halimbawang nakalap ko. Yung mahalagang development pa noong 1970s ay yung pagbubuo ng mga institusyon. Katulad na lamang ni Rosel Mojares ng Cebu, siya ang tagapagtatag ng Cebuano Studies Center ng University of San Carlos. So mahalaga rin na mayroong mga infrastructure sa loob ng mga pamantasan para magtaguyod ng mga pag-aaral ng kasaysayang Pampook. So si Mojares sa Cebu. Si Father Francisco Mallari naman, pagkabalik niya mula sa Estados Unidos sa kanyang pag-aaral, inassign siya kaagad sa Cagayan de Oro at doon sila nagbukas ng isang museum and archive, I think yung Folklife Museum. At doon din, di ba? Nangalap din sila ng mga materials, ng mga historical sources tungkol sa Mindanao, hindi lang tungkol sa Misamis, no? Probinsya ng Misamis. Naririyan din yung pag-usbong ng ilan sa mga professional organizations katulad ng SAGIF, no? 2018 yung SAGIF, but many years ago in 1978
Una ring inorganisa ng Philippine National Historical Society o kaya PNHS ang National Conference on Local History. Nakakatuwang malaman na noong 1990, I think that was the 12th or 13th Conference on Local History, ginanap ito sa Naga City sa Ateneo de Naga. Dinala ito ni Father Bonoan doon at maraming mga batikang historiador ang pumunta ng Naga at nagbahagi ng kanilang mga papel hinggil sa Kabikolan. So makikita niyo po sa ejournals.ph ang proceedings ng masabing komperensya. Yung isa pang mahalagang development din noon ay yung pagpasok ng local history sa curriculum ng mga paaralan, high school at college pa man yan. Sinasabi ni Marcelino Foronda ng De La Salle University noon, noong 1970s, na ang isa sa mga nanguna sa integration ng local history sa school curriculum ay ang Ateneo de Naga. At malaking bahagi dito si Father James O'Brien. Kaya nga ipinangalan sa kanya ang library ng Ateneo de Naga dahil malaki ang kanyang ambag sa kasaysayan pati na rin sa pag-aaral ng kulturang Bicol noon. So, tinuturo ni Foronda ang Ateneo de Naga as one of the prime examples no ng pag-integrate ng local history sa school curriculum. So, ang Kasaysayang Pampook ay isang dulog, ano? Isang dulog sa pag-aaral pati na rin pagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas. At sa dulog na ito, makikita natin na kailangan nating provincialisahin or provincialize yung Maynila at yung Katagalugan. Gusto sabihin ito, tratuhin natin doon yung mga pangyayari bilang mga localized events, bilang mga localized phenomena. Na totoo lamang ang mga pangyayaring ito o kaya mga developments na ito sa Maynila at sa Katagalugan. Halimbawa, siguro sa pag-aaral natin ng national o kaya ng Philippine history, lagi nating binabalikan yung issue ng friar estates. No? Bilang isa sa mga mitsa ng reform movement, pati na rin ng revolusyon. Halimbawa, si Jose Rizal, yung galit niya sa mga Dominicong praile, buhat yon doon sa Calamba Estates at doon sa naging issue nila sa pagrerenta ng lupa sa mga Dominicong praile. Pero yung pangyayaring iyon ay hindi talaga totoo sa maraming bahagi ng bansa. Totoo lamang iyon sa Laguna halimbawa dahil domain iyon ng mga Dominicong praile. Pero halimbawa kung titingnan nyo yung Cebu o kaya yung Oriental Mindoro, Mindoro Island in general, na hawak ng mga Recoletos, yung Cebu naman ay sa mga Augustinians. Hindi naman totoo yung friar estates issue. Sa katunayan, iba yung dynamic doon dahil yung mga elite saka yung mga praile ay medyo harmonious na masasabi yung kanilang ugnayan. Ano? Hindi katulad ng mga Tagalog at ng mga Dominicong praile. So, na-highlight lamang ito dahil national hero natin si Rizal. At naging national, quote-unquote, national issue ito dahil nga si Rizal yung halimbawa na tinitingnan natin na isang national hero. So nakikita natin dito sa halimbawang ito kung paano kinoconflate, no? Kung ano yung nangyari sa Maynila, sa Katagalugan bilang isang national event o kaya national phenomenon o kaya naman a historical event of national significance. So may conflation na nagaganap doon. So ang kailangan gawin ng Kasaysayang Pampook ay provincialisahin, tratuhin bilang isang localized phenomenon yung pangyayari sa Maynila o kaya sa Katagalugan. Yun nga lang, sinasabi ng isang historiador na si Deepesh Chakrabarty na kapag pinoprovincialisa natin yung pagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas, hindi tayo dapat maingat tayo na hindi gumawa ng mga bagong sentro. No? Halimbawa, sa pagsusulat ng kasaysayan ng Bicol, hindi dapat maging sentro yung mga tinatawag na local metropoles. Lagi na lang Naga. No? Guilty dyan yung maiden issue ng Saysay, the Journal of Bicol History, yung journal ng Saysay Bicol, dahil yung maiden issue namin karaniwan ay nakasentro sa Camarines Sur, nakasentro sa Naga City. Dahil ang aming mga featured articles ay hinggil sa diocese ng Caceres. So malamang, nakasentro yan sa Naga. No? Pero kailangan
anuhin din natin, no? Tingnan din natin yung mga nangyari sa iba't ibang bahagi pa ng Kapikolan, sa Sorsogon, Catanduanes, sa Masbate, sa Partido, sa Rinconada, at sa marami pang ibang bahagi ng rehiyon. So, ganun, no? Dalawang two-pronged ito, provincialization yung Maynila, pero sa pag-provincialisa ng pagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas, dapat hindi tayo lumikha ng mga bagong sentro. Dapat i-decentralize din natin yan dahil iba-iba rin yung karanasan, at least within Bicol, no? Napaka-diverse ng Kabikolan, kung kaya kailangan din natin tingnan yung iba't iba pang bahagi nito. Na sinasabi ni Resil Mojares na kailangan suriin yung iba't ibang mga probinsya at rehiyon. Yung tawag niya dito ay sub-national units. Para naman kay Larkin, yung mga rehiyon, hindi naman ito dapat limited doon sa rehiyon na kung paano natin ito nauunawaan, ano, yung Region 1, Region 2, Region 3. Mga politico-administrative regions kasi ito na maaaring magbago kapag may isinabatas na legislation, ano, para palitan yung mga palitan yung regionalization ng Pilipinas. So, pwede nating tingnan yung ethnolinguistic regions. Halimbawa, the Visayan provinces, of Cebu, Iloilo, etc. Religious o kaya cultural, pwedeng tingnan yung Muslim Mindanao. O kaya naman Christian Visayas. Alright? Pwede rin tingnan yung pang-ekonomiko, the abaca-producing provinces of Samar and Leyte and Albay, etc., etc. So, hindi lang siya limitado doon sa politico-administrative sense ng katagang rehiyon, no? Yung Region 1, 2, 3, etc. Yung isa pang mahalagang development ng local history o kaya ng kasaysayang Pampuok ay tumatanggap na ito ng ebidensya at ng metodo na hindi dati tinatanggap ng traditional historiography. Ang pinakamahalaga dyan ay yung pagtanggap ng mga oral testimonies, pati na rin ng metodong interview para ma-reconstruct natin yung nakaraan. Ano? So tinatanggap na rin yung oral testimonies. Sa konteksto ng Philippine history, si Marcelino Foronda ang kinikilala bilang isa sa mga tagapagtaguyod, no? ng metodong ito at ng pagtanggap ng ebidensyang ito sa pagsusulat ng ating kasaysayan. So, they go hand in hand. Kaya pag tinignan niya yung curriculum ng UP Department of History, yung Kasaysayan 301 ay it's a seminar course on local and oral history. So, lagi pinapaliwanag ni Dr. Kamagay na ito ay sinadya talaga ni Teodoro Agoncillo noong binuo yung kurso noong 1960s, noong dekada 60. Sorry. So, yun, no? Oral testimonies. Yun nga lang, sinasabi rin ni Resil Mojares na hindi dapat national history on a local level lamang yung kasaysayang Pampuok. Kailangan meron tayong mga bagong tanong hinggil doon sa mga puok na inaaral natin. Hindi pwede na kung ano yung tinanong natin, ano yung sinuri na natin sa Maynila o kaya sa Katagalugan, ay siya na rin susuriin natin sa local level. Ano? Mas mainam pa rin kung meron tayong mga tanong na autonomous doon sa Kamaynilaan o kaya sa Katagalugan. In the same way, pag tinitingnan din natin yung Sorsogon, Masbate, Catanduanes, yung mga bubuhin nating tanong doon, ay dapat autonomous din mula dun sa mga local metropoles like Naga, Legazpi, etc. No? Para makita natin ng buo at ganap yung mga pangyayari sa nakaraan ng mga nabanggit kong probinsya. Dagdag pa ni Alfred McCoy, "The question at hand is no longer whether to change the focus of research from center to periphery, but how to define an autonomous set of historical questions derived from the region being studied. If the same historical questions and research methods once applied to Manila continue to define the boundaries of provincial research, there is a danger that the efforts of this generation of historians will produce new information but no greater understanding." So, napakaganda ng insight ni Alfred McCoy. Nagmula ito sa kanyang pag-aaral ng probinsya ng Iloilo.
noong 1977, no? Mula ito sa kanyang napakahabang disertasyon, 700 plus pages ito, I think makikita ito online, available ito at maaari ninyong ma-download. Ang Kasaysayang Pampook ay nananatiling isang prolipikong research interest sa mga historiador. Halimbawa na lamang sa UP Department of History, meron kaming several faculty members na interesadong aralin yung Kasaysayang Pampook. Katulad na lamang ni Dr. Kirby Alvarez na inaaral ang Malabon, si Emmanuel Bolata na inaaral ang Marinduque, Dr. Ross Costello, Leyte, Dr. K.R. Esquejo, ang Pangulo ng Adhika, Romblon, myself, inaaral ko ang Kabikolan, si Dr. Santillan, inaaral ang Cagayan de Oro, at si Nicholas Michael C., na inaaral din ang Laguna at Pangasinan. So, ito lamang ang maliit na sample size noong bilang patunay ano, na nananatiling prolific research interest ang Kasaysayang Pampook ng Pilipinas. Para naman sa ikalawang bahagi ng aking pagtalakay, no? Yung una kong tinalakay ay isang maikling pagsasakonteksto o kaya maikling kasaysayan ng Kasaysayang Pampook kung paano ito umusbong. Tingnan naman natin yung naging development sa Kabikolan, ano? At meron akong tinatalakay dito na ilang mga sinulat ng mga historiador na sina Norman Owen, Francisco Mallari, Luis Dery at Stephen Henry Totanes. Yung kriteriya ng aking pagpili ng mga tatalakayin kong historiador ay dalawang bagay. No? Number one, yung pagpapakahulugan kasi ng historical scholarship. At ito, sobrang recent lang nito. Bagong labas na pagpapakahulugan ng American Historical Association ng historical scholarship ay isa itong documented at disciplined conversation. So, ang isang criterion na kinonsider ko para piliin ang mga tatalakayin kong historiador, number one, syempre dapat documented yung mga sources nila. Dapat may mga footnotes, may mga bibliography na komprehensibo para ipakita kung ano yung kanilang mga primarya at sekundaryang batis. And number two, yung katagang conversation doon sa pagpapakahulugan, gustong sabihin, itong mga historiador na ito ay ine-engage o kaya tinatalakay nila o kaya tumutugon sila doon sa existing historiography o kaya sa related literature. In other words, they cite secondary literature not only for their data but to engage them if not criticize them as well. So, ganoon nagiging conversation ang isang research paper, no? Kapag ine-engage mo yung existing secondary literature. So, itong mga halimbawang ito, mamaya tatalakayin ko yung kanilang mga sinulat. Sinama ko rin dito yung ilang mga bagong pag-aaral, kabilang na doon yung pag-aaral ni Dr. Renato Pelorina ng Cavite State University, pero tubong Masbate, ni Leo Paulo Imperial ng Ateneo de Naga, si Jethro Calacday na tubong Albay, pero kasalukuyang nag-aaral sa Cambridge, University of Cambridge, at yung akin din na ano ibabahagi ko rin sa inyo no aking pag-aaral din hinggil kay Jose Maria Panganiban at kay Francisco Gainza. Unahin natin si Norman Owen. Si Owen talaga yung isa sa mga nagsulat noong 1970s hinggil sa kasaysayan ng Kabikolan. So, yung isa sa paborito kong sanaysay ni Owen ay yung The Principalia in Philippine History, Kabikolan 1798 to 1898. Actually, ilang taon na ba ito? 1974 yata nalimbag ito kung hindi ako nagkakamali. No? 1974 ito na ilimbag sa Philippine Studies. So I think 50 years na ang artikulong ito ni Owen. Yung PhD dissertation niya sa Michigan ay pinamagatang Kabikolan in the 19th Century, Socioeconomic Change in Provincial Philippines. At nag-iitong libro eventually noong 1980s, 1984, at inilabas ito ng Ateneo de Manila Press sa Pilipinas sa ilalim ng pamagat na Prosperity Without Progress, Manila Hemp and Material Life in the Colonial Philippines. Isa ito sa mga classics na talagang kailangan ninyong basahin. Kailangan natin basahin, ano? Kung gusto nating aralin yung economy, kaya yung economic history ng Kabikolan. Napakaganda ng pamagat Prosperity Without Progress.
Makikita niyo yung pabalat o kaya yung title page sa kaliwa at yung cover page naman ng kanyang aklat sa kanan. At napakarami pang sanaysay na sinulat ni Norman Owen. At kabilang na dito yung The Bikol Blend, isang katipunan ng mga sanaysay na inilimbag ng New Day Publishers noong 1999. So isa itong anthology ng mga sanaysay na tinipon mula sa iba't ibang mga academic journals katulad ng Philippine Studies at Pacific Historical Review. Meron pa siyang mga artikulo katulad ng Winding Down the War in Albay, 1900 to 1903. Tingin ko tinatalakay niya dito si Simeon Ola. Siya actually yung nagdala sa national na level, no, na antas na si Ola pala yung huling sumukong general laban sa mga Amerikano at hindi si Miguel Malvar ng Batangas. So makikita rin natin na merong corrective measures yung Kasaysayang Pampook. Iniwawasto nito yung mga sweeping generalizations ng kasaysayang pambansa o kaya ng mga general histories. Meron din siyang isang sanaysay na pinamagatang Problems in Partido. Tingin ko tinalakay niya dito, kung hindi ako nagkakamali, no, tinalakay niya dito yung mga boundary disputes na nangyari sa partido, particular na yung paghihiwalay ng San Jose mula sa Lagunoy, naging isang ganap na bayan ng San Jose noong 1814. Medyo disputed pa nga, 1813 or 1814. Pero makikita natin yung mga principalia, no, yung mga native elites, sila mismo yung nagpasimuno ng paghihiwalay ng San Jose sa Lagunoy. So isang malaking bayan kasi dati ang Lagunoy at isa-isang humiwalay ang mga yung mga existing bayan ngayon or towns ngayon, isa-isa itong humiwalay sa Lagunoy. So yan yung mga interests ni Norman Owen. Tumungo naman tayo kay Father Francisco Mallari. Itong litrato na nakikita niyo sa kanang bahagi ng aking screen ay isa itong litrato na kinuha noong 2018. We had the privilege to interview Father Paco. Binisita namin siya. And by namin, I mean ako, pati na rin yung mga estudyante ko sa Ateneo de Naga. So during that time, sa Ateneo de Naga pa ako nagtuturo. At si Father Mallari ay nakapanayam namin. Tinanong namin siya ng napakaraming bagay tungkol sa kanyang career bilang isang historiador. So, yung mga mahalagang libro ni Father Paco, medyo mahirap lang hanapin ito. Kabilang dito yung Ibalon Under Storm and Siege na inilimbag ng Xavier University, Cagayan de Oro, noong 1990. Pati na rin yung Vignette sa Philippine History, 1999, na inilimbag ng New Day Publishers. Kung nag-a-attend po kayo ng Manila International Book Fair, siguro mainam na bisitahin yung New Day Publishers, yung kanilang exhibit doon. Dahil doon ako nakakuha ng maraming kopya ng Vignettes of Philippine History for just 100 pesos. So binabagsak presyo talaga ito ng publisher kapag MIBF sa tuwing Setyembre. So sakaling mapadpad po kayo sa Mall of Asia, no, during the MIBF, maganda rin bisitahin yung New Day Publishers. Marami rin siyang isinulat na artikulo sa iba't ibang journals sa Pilipinas, katulad na lamang ng Kinaadman, Philippine Studies, pati na rin ang Filipiniana Sacra. Yung research interest ni Father Mallari ay nasa Spanish Colonial Public Works in Bicol, Muslim Raids and Native Responses, Spanish Defense Policies, Disaster History, Pirates and Infieles. So ito yung mga inaral niya sa kanyang mga papel. Paborito ko dito yung Spanish Colonial Public Works in Bicol. Meron po bang nakakaalam sa inyo kung bakit dinaga ang pangalan noong street sa Naga? Di ba yung terminal ng jeep papunta ng Concepcion, papunta ng Del Rosario? Nung estudyante pa lamang ako, doon ako sumasakay ng jeep pa uwi. Alam niyo po ba kung bakit siya pinangalanan na dinaga? Marami bang daga doon? O kaya was there something else? Pinapaliwanag ni Father Paco dito sa kanyang artikulong Spanish Colonial Public Works in Bicol na reclamation project pala yun. Dinaga, as in dinagaan. Nilaga ng daga itong salog para takuban, maging tinampo, ibalyo itong salog sa kataid na lokasyon. So makikita natin na isa itong initiative ng Spanish colonial government para maibsan yung pagbaha sa sentro. No, kaya inusog nila yung ilog at nilagyan nila ng lupa
yung dating flow nito, no, na ngayon ay barangay Dinaga sa Naga. So very, very interesting, no, dahil yung mga questions ni Father Paco ay matatagpuan talaga sa paligid natin kung saan tayo nagmumula. Ito yung ilan sa mga journal articles. Kinuha ko ng litrato nung nag-research ako sa Rizal Library sa Ateneo de Manila. Yung Filipiniana Sacra is a journal published by the University of Santo Tomas. At marami sa mga articles na ito ay tinipon ng Xavier University at inilimbag kabilang doon sa Ibalon Under Storm and Siege na aklat. Ito rin ang ilan sa mga pamagat ng mga artikulo ni Father Paco sa Philippine Studies. At this time around, Philippine Studies is published by the Ateneo de Manila University. At ito naman ay mula sa Kinaadman, na ngayon ay sa tingin ko sole publisher na lamang ang Xavier University ng Cagayan de Oro. So napakaraming sanaysay na isinulat ni Father Paco Mallari. Mamaya po siguro pwede ako magpadala sa inyo ng listahan ng mga artikulo ni Father, dahil meron akong hinandang bibliography nito, no, para madali niyong mahanap. At marami po sa mga artikulong ito ay available online. So kung meron kayong gustong basahin o kaya ipabasa sa inyong mga estudyante, maaari itong may access at may download sa inyong mga device. Pangatlo naman si Luis Camara Dery. Si Dery ay education major talaga siya sa UP, pero yung kanyang PhD lumipat siya sa UP Department of History, no? At yung inaral niya naman ay yung Sorsogon, yung probinsya ng Sorsogon. Si Luis Dery ay sa tingin ko tubong gubat sa apelido niya Camara, no? Galing ito sa gubat Sorsogon. So yung kanyang PhD thesis, hindi ko nahanap kung anong taon ito dinefense sa UP, ay pinamagatang From Ibalon to Sorsogon, Prehistory to 1905. At inilimbag naman ito bilang libro ng New Day Publishers noong 1991 na pinamagatang From Ibalon to Sorsogon, A Historical Survey of Sorsogon Province to 1905. Muli, kung mapadpad kayo sa MIBF, available po ito sa New Day Publishers. At nahanap ko siya noon, sobrang mura lang, parang 250 pesos lang. At magandang basahin ang aklat na ito ni Dr. Dery. Kasama rin siya dun sa mga historiador na nagpresenta ng papel sa PNHS conference na ginanap sa Ateneo de Naga noong 1990. So yung kanyang pamagat ay Bikol History in Bikol Folklore, Documentary Evidence of 5 Bikol Oral Traditions. So makikita niyo yung title page sa kanang bahagi ng screen. Nandiyan din si Stephen Henry Totanes, si Dr. T. Dr. T taught in Ateneo de Naga for some time bago siya nagretiro, bago siya umuwi ng Sorsogon. Tubong Sorsogon din ito, no, si Dr. T. Sorsogon 1900 to 1941, principally a politics and economic development ang pamagat ng kanyang MA thesis sa UP noong 1990. At yung Sorsogon's Principalia and the Policy of Pacification 1900 to 1903, ito naman ay yung parang naging condensed version na inilimbag sa Philippine Studies noong parehong taon. Downloadable po ito online, so maaari itong ma-access at mabasa. Panghuli ay yung pinamagatang pagbabagong anyo ng Principalia sa panahon ng Amerikano, Kabikolan, 1900 to 1946. Ito naman yung naging kanyang PhD dissertation sa UP Diliman noong 1999. Sa tingin ko, meron din itong condensed version kung saan tinalakay niya ang buhay at ang naging political career ni Bernardino Monreal, isa sa mga obscure heroes ng Bicol history, no? So mainam din na basahin natin yung buhay at naging karera ni Bernardino Monreal. Ito na nga, no? Yung 2000 article, yung Promoting Un Bien Gobierno in Sorsogon, na ilimbag ito sa Philippine Studies, the one you see on the right side of the screen. At noong 2000s, yung mga taon na sumunod, sunod-sunod din yung mga naging articles ni Dr. T. Nagsulat siya hinggil sa public school system, especially in the American colonial period. At meron din siyang mga kontribusyon sa political
political history ng Kabikolan dahil tinatalakay niya yung mga kinatawan ng Bikol sa National Assembly of 1907. So very, very interesting research interests from Dr. Totanes. So ito yung title page noong kanyang artikulo hinggil sa public school system sa Kabikolan. Nandito rin, papakilala ko rin sa inyo ang kolig namin sa Saysay Bicol na si Dr. Renato Pelorina. Taga Masbate siya at hindi siya nakabase sa Bicol ngayon. No? Nasa Cavite State University siya nagtuturo. So yung kanyang ambag naman ay isang disertasyon sa UP Diliman noong 2012 na pinamagatang Pedro Quipte and the Pulahanes and the Pulahanes in Masbate 1898 to 1902. At naging naman itong isang condensed journal article noong 2020 na pinamagatang Local History from Below, the Pulahanes of Masbate 1898 to 1905. Inilimbag ito sa Asian Studies, Journal of Critical Perspectives on Asia ng UP Asian Center. Meron din siyang ilang mga artikulo hinggil sa resistance movement against the Japanese, nilimbag ng Cavite State University, at pati na rin environmental history, no? Isa ito sa mga interests ni Dr. Pelorina. Sa aming paparating na third issue ng Saysay the Journal of Bicol History, iuuwi namin yung kanyang Masbateños Fight for Freedom Against the Japanese mula sa Cavite patungo sa isang Bicol-based journal at yung Saysay Journal. No? So abangan po natin yon. 10 years after it was first published, ilalabas ulit ito ngayong taon, later this year. So, meron din tayong mga recent studies, no? When I say recent, the past 2 years, 2021-2022, shamelessly sasabihin ko na isa ako sa mga naglimbag noong taon na yon tungkol sa Bicol, at si Jose Maria Panganiban naman po yung aking inaral at yung kanyang ambag sa liberal campaign for reforms in higher education doon sa Espanya noong 19th century. Nandiyan din siyempre yung mga sanaysay ni Jethro Calacday na church history naman, Bicol church history. Itong kanyang sanaysay na racializing reform ay isang critical na perspective hinggil kay Francisco Gainza dahil lagi na lang siyang pinupuri ng mga historiador na kesyo ang daming nagawa, pinagawa yung ganito, na improve yung devotion natin kay ina, na improve yung seminaryo at yung cathedral, etc., etc. Pero hindi nakikita ng mga tao, hindi nakikita ng mga historiador nito, sabi ni Calacday, ay kung paano ito bahagi ng isang malaking konteksto na hindi natin tinitingnan. At yun yung konteksto ng kolonyalismo. No? Bahagi ito ng civilizing mission ng Espanya, kaya yun ginawa ni Francisco Gainza. It wasn't really because of his devotion to the Bicolano people, but it was more of his devotion to the King of Spain or the Queen of Spain during that time, Isabella II. So devotion niya yon sa kanyang bansa at hindi talaga sa mga Bicolano. So Jethro Calacday, then we have Leo Paulo Imperial na chairperson ng Department of Social Sciences ngayon sa Ateneo de Naga. Yung kanya namang focus ay yung mobility, no? Yung transportation history. Inaral niya yung kasaysayan ng Alatco. Kung hindi ako nagkakamali, yung Alatco ay parang predecessor ng Phil Tranco. So that's one of his published articles. May paparating din si Paulo na artikulo sa Saysay Journal ngayon, 2022. Nitong nakaraang 2022, pero back issue na siya lalabas ngayon. At yun yung kanyang artikulo hinggil sa Caminero Project naman ni William Cameron Forbes. So sunod-sunod po ito, ano, sa mga susunod na taon, marami-raming lalabas na mga refereed publications at well-documented publications tungkol sa ating kasaysayan. Si Jennifer Lynn Romano, Jen. Ms. Jen Romano teaches at the Ateneo de Naga as well. Lumabas yung kanyang artikulong From Middle East to Bicolland, The Bicharas and Their Movie Houses sa Katipunan Journal ng Ateneo de Manila. At ilalabas muli ito ng Saysay, The Journal of Bicol History dahil ginugunita ng pamilyang Bechara ang 100th anniversary ng pagbubukas ng una nilang sinihan sa Bicol. So, centennial commemoration yung 2023, no, for the Bichara family. So, ilan lamang yun sa mga pag-aaral
hinggil sa kasaysayang pampuok ng Bicol. Ang ikatlong bahagi naman at huling bahagi ng aking pagtalakay, titingnan natin yung kahalagahan ng kasaysayang pampuok. Bakit ba natin kailangang aralin yung kasaysayang pampuok ng Bicol? Halimbawa, lalong-lalo na sa pagbubuo ng konteksto ng isang kasaysayang pambansa. Kailangan ba natin pagtunggaliin yung national at local histories? O kaya naman, kailangan lang ba natin ng paradigm shift para tingnan natin yung national history from a different angle? So, tingnan natin ano yung sinabi ng ilang mga historiador. Sabi ni Professor Leslie Bauzon, dating guro sa UP Department of History, local history is to bring about a drastic rewriting of Philippine history. Yung insight na nakuha ko sa artikulo ni Bauzon ay kung paano daw binibigyan ng local history ng mga counter-examples o kaya ng mga uncomfortable facts against sweeping generalizations of national or general histories. Yung alalahanin nyo lang yung halimbawa na binigay ko kanina, no? Yung Friar Estates ng Calamba, iba yung nangyari sa Cebu. Iba rin yung nangyari sa Mindoro. I'm very sure iba rin yung nangyari sa Kabicolan with the Franciscans. So hindi siya naging issue talaga sa atin sa Bicol yung Friar Estates. Katulad na naging issue sa Calamba, Laguna. So maaari ring tingnan ang kasaysayang pampuok bilang isang corrective measure para iwasto yung mga sweeping generalizations ng national o kaya general history. Maganda pa naman. Now, kinokomplexify din ito yung mga naratibo ng national histories. Binibigyan ito ng nuance at binibigyan ito ng mas malalim pang pag-unawa at pagpapakahulugan sa mga pangyayari sa nakaraan. Higit pa, isa rin itong paradigm shift, ano? Isang bottom-up approach sa pagsusulat sa isayang pambansa. When I say bottom-up approach, gusto sabihin magmumula tayo sa local histories para isulat natin yung national history and not the other way around. And when I say that, halimbawa na lamang yung mga histories noon ni na Agoncillo, ni na Renato Constantino, no, laging nagmumula sa Maynila at sa Katagalugan at yun na yung kasaysayan ng bansa. Ngayon, tingnan natin yung iba't ibang lokalidad, diba? Yung napakaraming lokalidad ng Pilipinas para buuin natin ang kasaysayang pambansa. Sinasabi ni John Larkin na ito ang magsisilbing building blocks ng ating kasaysayang pambansa. No? It will serve as building blocks, as Larkin suggests, in the writing or rewriting of Philippine history. So, balikan natin kanina, no? Yung preoccupation ng mga national o kaya general historians at kung paano natin pwedeng i-shift, ano? Para naman makita natin yung mga pinagsasabi natin tungkol sa kasaysayang pampuok. So sa halip na aralin yung pinakamataas na antas ng national government, yung mga pangulo ng Pilipinas, tingnan din natin yung local politics. Tingnan din natin yung mga gobernador, yung mga gobernadorsilyo, yung mga kabesa de barangay. Tingnan din natin yung mga dynamics dito. At meron dyan na hindi talaga sinusunod kung anuman yung mga kaganapan sa nasyonal na antas, no? So, isa itong paradigm shift na tingnan natin yung local politics. Ginawa ito ni Dr. Totanes nung inaral niya si Bernardino Monreal. Yung foreign relations naman, sa halip na tingnan natin yung ugnayan natin sa Estados Unidos, sa China, tingnan naman natin yung mga ugnayan ng mga lokalidad. Si Grace Concepcion, Dr. Grace Concepcion ng University of Asia and the Pacific, tiningnan niya na yung mga disputes, no, mga border disputes sa mga lokalidad sa Laguna. Sa parehong paraan, ginawa na rin ito ni Norman Owen sa Bicol, tiningnan niya yung mga problema sa partido, no, yung mga disputes doon sa mga bayan sa partido. Sa halip na tingnan natin yung biography ng mga prominenteng bayani, tingnan din natin yung mga local heroes, yung mga obscure figures in our history. Of course, Dr. Totanes wrote about Monreal. I wrote about Panganiban. Napakarami pang iba na dapat i-uncover natin. Sino ba si Pio Duran? Sino ba si Wenceslao Vinzons? No? Itong mga pangalan ng mga bayan, unahin natin yung mga yan. Sino-sino ba yung mga yan? Para
hindi lang naman nakatuon sa, you know, kina Rizal, kina Mabini, at iba pa yung ating atensyon. Sa halip na colonial administrations, tingnan natin kung ano yung mga proyekto nila sa iba't ibang rehiyon. Si Paulo Imperial, ginawa na yan. Tinignan niya yung proyekto ni William Cameron Forbes sa Kabikolan. Si Father Paco Mallari, tinignan din kung ano yung proyekto ng Spanish colonial government sa iba't ibang bahagi ng Bicol. At panghuli, sa halip na aralin yung broadest aspects ng himagsikan, tingnan din natin yung himagsikan sa iba't ibang probinsya. Sa iba't ibang probinsya. Dahil sa maraming bahagi ng Pilipinas, hindi 1896 nangyari ang Philippine Revolution. It was more of a Tagalog Revolution, to be honest. Yung Philippine Revolution talaga, kung tawagin natin isang pambansang himagsikan, ay nangyari noong 1898. If you were to ask me, 1898 talaga yung pag-aalsa sa maraming bahagi ng Pilipinas. Magandang tanungin dito, ano kaya yung naging reaksyon ng mga Bicolano sa gobyerno ni Aguinaldo? Tinanggap ba natin yung kanyang himagsikan laban sa mga Espanyol, later on laban sa mga Amerikano? O gusto ba natin ng pagsasariling pagpasya? O kaya gusto ba natin na may sariling gobyerno rin ang Kabikolan? No? So magandang tingnan, magandang tugunan yung mga tanong na iyon dahil hindi sa atin yan ituturo ng textbooks na nakasanayan natin basahin. Katulad na lamang ng History of the Filipino People ni Teodoro Agoncillo, no? Kaya yung A Pastor Visited ni Renato Constantino. Hindi yan ikikwento sa atin. So maganda rin tingnan in a more local sense, in a more local level, kung ano nangyari dito in the context of the Philippine Revolution. So, bilang pagtatapos, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung isa sa mga paborito kong passages mula sa sanaysay ni John Larkin. At sinabi niya na local histories will supply the building blocks that will someday help in the construction of a substantial edifice for Philippine historiography. Until each unit is studied as a unique entity and then compared with other regions, Philippine history will remain incomplete. Hindi magiging inklusibo, hindi magiging komprehensibo, at hindi magiging ganap ang pagsusulat ng ating kasaysayan kung hindi natin ito isasapuok at kung hindi natin titingnan ang kasaysayang pampuok. At huli sa lahat, gusto ko lamang po sana kayong anyayahan na i-follow at i-like ang aming advocacy, no? Bicol History Advocacy, at ito ang Saysay Bicol. Maaari nyo lamang pong i-scan ang QR code na nakikita ninyo sa screens para maidirekta kayo doon sa Facebook page ng Saysay Bicol. Meron po kaming mga paparating na proyekto ngayong Abril. Una na dyan yung Bansayan 2 Teacher Training Seminar for, I think it is designed for high school teachers. Si Franco Adun po yung kinukuha naming speaker. Malamang kilala niyo naman si Franco dahil sumikat siya nitong nakaraang pandemic, no? Dahil dun sa Kaagapay Teacher Support. So we're trying to get Franco to be our facilitator and our speaker for the said event. And then of course, yung Saysay Journal, the Journal of Bicol History, ay ilalabas din ngayong Marso, hopefully March, mailabas namin yung 2022 issue at ang nakabandera doon sa cover ay yung sanaysay ni Jen Romano hinggil sa mga bitsara at sa kanilang mga sinihan sa Kabikolan. So dito na po ako magtatapos. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa inyong pakikinig on a Sunday morning no less sa aking maikling pagbabahagi hinggil sa kasaysayang pampuok. Just mabalos po, and as we always say in Saysay Bicol, para sa urog kararumpang pagsaysay.